morning mga brads. We're back at Kasmina Game Farm. Matagal tayong hindi nakapag-upload ng video, no? So ngayon lang medyo gumandag ang day panahon. Although medyo makulimlim pa rin dito, no? Pero wala nang ganong ulan. Marami nagtatanong, ano, sa atin through comments, no? Kung paano magpalabas ng mga gwapong stags o mga poging stags. Medyo maduguyang topic na yan, no? Kasi yung mga tropa natin, ano, iba-iba tayo ng ano, eh, ng paningin, no, sa mga alaga natin, no. Iba-iba preferences natin. Sa akin, pwede kong sabihin ito yung gwapo, no. Pero sa ibang mga brads natin na matagal na rin nag-aalaga ng manok, iba yung para sa kanila, iba yung gwapong manok, ano, iba yung tingin nila, no. So kailangan i-respect natin 'yan, no, kasi hindi natin masasabi kung ano talaga yung gwapo para sa isang tao, no. So kung pag-uusapan natin kung paano magpalabas ng gwapo o poging stags, medyo madugo yung argument na yun, ano. So mas para sa akin, no, siguro ilagay natin na sabihin na lang natin na paano magpalabas ng quality stags, no. Siguro mas generalized yun, yung term na yun, no, quality, no. So pag sinabi natin quality, alam naman natin, no, yung term na quality, no. So yung gwapo or pogi, kasunod na yun ng quality, no. And siguro sa mga iba nating mga brads, no, na nasabi ko nga, no, meron silang mga preferences, no. Hindi yung iba hindi mahilig sa mga yung tinatawag natin na pongkan or yung mga poging-poging manok, no. So let's say quality, no. Pag-usapan na lang natin kung paano magpalabas ng quality stags, no. So dito sa amin, no, we're talking about our experience, no. Maari yung ibang breeder or yung mga nagmamanok, eh meron din silang ibang pamamaraan, no, or yung way nila paano magpalabas, no, and paano mag-raise ng mga quality stags, no. Ialisin muna natin yung ano, no, yung gwapo at pogi, no. Meron nga nagsabi, no, isang very famous breeder, no, dito sa atin, no. Napakadali lang magpalabas ng gwapo or poging stags, no. Kumuha ka lang daw ng Boston or sweaters, no. Then i-breed mo. Lalabas doon mga pogi na, no. So preference nila, no, na yung pogi is yung mga ganung itsura, no. Yun ang sinasabi ko, no. Yung ibang mga tropa natin, yung ibang mga brother natin, hindi iyon ang ibig sabihin ng gwapo sa kanila, no. So madugong argumento kung iyon ang papasukin nating diskusyon or topic, no. So siguro mas maganda ilagay natin doon sa quality. Paano magpalabas ng quality stags, no? Kasi yun ang objective natin, no. Pag nagbreed tayo, kailangan quality ang mga lumabas, no. Otherwise sayang yung mga panahon natin, no, and yung gastos natin, no, sa pagbibreed, no, or sa pag-aalaga ng mga manok, no. So paano nga ba magpalabas ng quality stags, no? So in this topic, i-share ko kung paano sa Kasmina Game Farm, no, paano namin na na-maintain, no, na magpalabas ng mga quality stags.
dito sa Kasmina Game Farm, no. So ito sarili ng opinion ng Jerry Ginto and Adventures and Lifestyle TV, no. So opinion lang namin to and mga ito lang yung mga experiences namin, no, na i-share namin sa inyo, no. So before that, no, gusto kong ipakita sa inyo yung mga stags natin dito, no. So para makita nyo kung yung sinasabi natin quality ay nandun sa mga alaga natin mga stags sa ngayon, ano. So tara, samahan nyo ako, puntahan natin yung mga stags natin na ipapakita ko sa inyo. Okay, Brad, okay. To continue, no, sa ating topic, no, paano magpalabas ng quality stags, no. Ito yung mga stags natin, pakita ko sa inyo. By the way, ang cameraman natin si The Playboy and yung si The Professional and si The Handler, no, ginagawa nila yung ating pangontra dun sa mga kawatan na gustong pumasok dito, no. Pero sa ngayon hindi pa pwedeng ipakita, siguro medyo ano kasi, no, hindi, kumbaga medyo bawal yung gagawin natin, no. So medyo masailang kaya hindi ko muna sila pwedeng ipakita sa ngayon, no. So baka sa susunod na mga video natin pakita natin, no. So umulan, tabi muna tayo. Okay, so mga Brad, tuloy natin, no. Medyo lumakas yung ulan kanina kaya kailangan namin tumabi ni The Playboy kasi gagayakan pa to sa ano, eh. Hindi pwedeng mabasa ito si The Playboy. Woo! No, ito. So siguro pakita natin yung mga stags natin, no. Iba-ibang kulay, iba-ibang bloodlines, no. Para makita nyo lahat yung mga quality na sinasabi natin kanina, no. So unahin natin dito, no. So ito yung red natin, no. 5K sweater cross, no. So National Banded Stags. Makita nyo punong-puno talaga yung katawan niya, no. At kung mapapansin nyo lahat ng mga stags natin dito, yung mga balahibo nila talagang buong-buo, no. At talagang kumpleto-kumpleto, makintab, madulas. Wow! So talagang napakaganda, no. So siguro masasabi natin na quality, no. Makikita niyo yung mga mukha nila, namumula, hindi namumutla. And then yung mga feather nga nila, no, yung mga buntot nila kumpleto. So and yung mga katawan nila, no, mga bata pa. Pero yung mga hipo nila is talagang buong-buo na. Maganda station, no. Hindi ganong malalaki yung paa. Hindi ganong matataba. So tama lang, no. So tulad na nasabi ko, no, siguro importante, no, sa mga tropa natin na nagmamanok, dapat alam natin kung ano yung mga gusto nating alagaan, no. Anong mga bloodlines, no, yung gusto nating alagaan at paramihin, no, at i-breed, no. So yun dapat ang unang-una nating para sa amin, ha. Yun ang una nating dapat na alamin, no, kung ano yung gusto nating klase ng mga manok, no. So after that, paano magpalabas, no, paano sila i-breed na maglalabas sila ng mga quality stags, yun ang itutuloy natin pag-usapan ngayon, no. So makikita nyo dito sa Kasmina Game Farm, ilan lang yung bloodlines namin, no. Meron kaming red, 5K sweaters, and then white Kelso, gray. We have two bloodlines ng gray, no. Isang old line saka isang sweetness gray, no. And then we have the some few blacks, no. So later on papakita natin. Okay? So punta tayo dito. So ito naman yung
Ito naman yung mga grain natin, ano. Very healthy rin, no? So, lahat naman ng mga stocks natin dito, lahat healthy sila, no? So, yun ang siguro dapat nating matutunan, no? O kung paano magpalabas ng mga healthy stocks, no? Otherwise, sayang yung pera natin, sayang yung panahon, no? Kasi yung iba, hindi sila familiar, no? Kung paano mag-breed, no? And magpalabas. So, para sa amin, no, sa Kasmina Game Farm. So, after na nalaman mo na kung ano yung gusto mong alagaan, no, anong bloodline, then, pwede nyo na sila i-breed, no? Pero, bago nyo sila i-breed, kailangan yung mga lalaki natin na papangasawahin at yung mga babae natin, dapat healthy sila. Yun ang foundation. Yun ang number one requirement para yung mga lalabas na mga anak nila is maging healthy. Pero marami pang factors, no? Hindi lang 'yun, no. Marami pang factors para makapagpalabas ng healthy stags. Okay? So, kanina guys, no, nakita niyo yung mga 5K sweaters natin and yung gray. Ito naman yung mga white kelso natin, no, o tinatawag namin Kasmina White. So, mapapansin nyo talagang lahat sila, no, napaka-healthy. Mapapansin nyo yung mukha, pulang-pula, yung katawan, buong-buo, yung balahibo, maganda. No? So, once na-select nyo na yung mga breeding materials nyo, after na isalang nyo siya, no, mangingitog yun, no? So make sure, no, na na-prime natin yung ating mga broodcock o broodstag and yung mga pullet, no? Siguro i-discuss natin yung separate topics, no, kung paano mag-prime, no, ng mga breeding materials, no? So once na nangitlog na sila, let's say na na-prime yun na, no, and then naisa lang yun na nangitlog na yung mga inahin natin o yung mga pullets. Sa amin, sineselect namin yung itlog, no? Sa itlog pa lang, dapat meron na tayong ano, no, yung way para mag-select, no? Sa amin, yung mga malalaking, sobrang laking itlog, saka sobrang liit, hindi namin sinasama, no? For sure, either hindi sila mapisa or maglalabas sila ng deformed na mga sisiu, no? So, sa amin, inaalis na namin yun. Huwag kayong manghinayang kasi itlog pa lang naman yan. Alisin nyo na. Alam naman natin yung mga sizes ng na itlog na sobrang laki at sobrang liit, no? So alisin na natin. Ilagay lang natin yung mga good size, no? Makikita nyo naman yan, mapapansin nyo yung mga good size, no? Saka yung hugis ng itlog, yung sobrang, minsan may lumalabas ng mga sobrang mahahaba. Sa amin, hindi namin sinasama yun, no? Ang pinipili lang namin yung medyo pabilog siya na medyo patulis yung dulo, no? Na kumbaga hindi siya sobrang pahaba na itlog, no? So yun lang ang paraan namin ng pamimili ng mga itlog, no? Yung maliliit masyado, especially mga pullets, no? Pag nangitlog yan, yung iba sobrang liit. So wag na natin isama yun, no? Yung mga good size lang isama natin, no? Okay? So ito yung mga white natin. So yung station niya, napakaganda rin, no? And once yung manok nyo is yung mga stags natin is healthy, no? Medyo ano, yung pagkakasakit pag na-itali na sila, no? Hindi na ganong problema. Possible, magkasipon sila, pero madaling gamutin, no? Pero pag healthy yung foundation natin, hindi na tayo mahihirapan, no? Especially pag nakatali na yung mga stags natin. Okay? Thank you.
Ito naman yung pure sweetness gray natin, no? F1, no? So kita nyo ang katawan niya, no? Napakaganda ng pangatawan, no? Saka yung mukha niya pulang-pula. And yung station niya, hindi siya yung mga tinatawag na masyadong matangkad na tangkaro, no? Tama-tama lang, especially sa istagan, no? Yan. So, let's say nakaipon na kayo ng mga itlog, no? Lalagay natin siya sa incubator. Or sa ipapa-incubator natin sa labas, kung wala kayong incubator. Napaka-importante ng similya, no? Itlog pa lang, napaka-importante ng similya. Kasi pag mahina yung similya ng brood cock nyo o yung mga babae, may tendency sila na hindi sila makalabas, no? During hatching. And isa pa, yung kung mapapansin nyo, no? Yung ibang sisiu natin, merong deformation sa paa, sa balahibo, yung iba nakadikit, no? So yan, para sa amin, no? Ang reason niyan is yung similya and then yung incubator natin, no? Dalawang bagay lang yan. Incubator natin, medyo hindi ayos yung setting, or yung similya ng ating mga brood materials, no? So napaka-importante similya. Pag magandang-maganda similya, for sure 100% mapipisa yung mga itlog nyo. And kung mapapansin nyo, pag lumabas yung mga sisiu, malalaki sila, no? And then yung mga balahibo nila, walang nakadikit. Talagang magandang-maganda, tuyong-tuyo yung balahibo nila na at mabibilog yung mga sisiu, no? Compare nyo yan. Mapapansin nyo yan, once na nag-breed kayo, mayroong mga lumalabas na sisiu na mga may deformation, maliliit. Tapos yung mga balahibo nila medyo dikit-dikit, medyo basa pagka lumabas, no? So yun, ang possibility na ang reason nun is yung similya and then yung incubator setting. Wala nang ibang reason dun, ano, kundi yun lang sa dalawa na yun, no? So importante, maganda yung similya nyo. So dapat i-prime na maayos yung mga brood materials natin, no? Bago isa lang, no? Make sure magaganda yung pangangatawan nila, pulang-pula yung mga mukha, no? So hindi sila mga payat, hindi sila yung may mga dinaramdam, no? So wag na wag kayong magsasalang ng mga brood materials na may mga problema yung ating mga manok, no? Number one yan, para makapagpalabas tayo ng magaganda at mga quality stags katulad nito, no? Marami yan, lahat yan puro ganito yung quality, no? So sa amin, especially, no, sa mga nagbi-breed, nagko-commercial, napaka-importante yung maging quality stags. Otherwise, magsasuffer yung ating commercial, no? Walang, meron na mabibili, pero marami tayong maiiwan ng mga production, no? So, napaka-importante yung pagiging quality ng mga stags natin, ano? Okay? This is another 5K, no? 5K sweater cross. Mapansin nyo, no? Ang ganda, no? Ganda na station, maganda balahibo, no? Tapos mayroon siyang banderahan siya, no? Typical 5K sweater. May bandera. Medyo batang-bata pa to. So, siguro mga 1 buwan pa, pwede natin ispart tong mga to, no? So ayan, no. Napakasarap sa mata, no, at sa pakiramdam na yung mga stags na napalabas mo isa mga healthy, no. Magaganda, hindi nagkakasakit. Masarap hipuin, no. Dahil maganda yung mga balahibo. Okay? So after mapisa yung mga sisiu, isang factor pa rin, no, na dapat yung mga sisiu natin from day old hanggang sa lumaki sila, hindi sila na magkakasakit, no? So meron tayong mga bakuna na ginawa, no? Scientific, no? Para i-prevent yung mga sakit na
pwedeng pumasok sa mga manok natin, no. Once na ito, ha, guys, mga Brad, once na yung manok nyo nagkasakit na bata, asahan nyo, no, very difficult na magkaroon sila ng magandang pangangatawan at mga balahibo. Pagka nagkasakit sila ng bata, obserbahan nyo, no, yung mga feathers nila, medyo hindi na yung mga makikintab, no, parang mga tuyo na yung mga feathers nila, tapos yung katawan nila, matagal, no, bago makarecover, no. Kahit na pagkainin natin ng magaganda, yung hubog ng katawan nila, hindi na ganong kadaling ibalik, no. Hindi tulad ng mga slugs na hindi nagkasakit. So, wala ka nang gagawin kundi pakainin sila ng maayos. And dahil nga healthy sila, automatic, no, lumalaki silang maganda, no. Walang deformation. Kita nyo naman, no, sa mga slugs natin dito, no. So, napaka-importante. Hindi dapat magkasakit yung mga sisyo natin, no. Especially mga sisyo, no. Kasi imagine nyo mga Brad, no, ang sisyo napakaliit ng katawan, no. So, pag iyan nagkasakit, talagang dadamdamin ng katawan, ng buong katawan nila, no. So, makarecover man sila, hindi sila yung katulad ng mga stags, no, na hindi nagkasakit mula pagkabisa. Makikita nyo naman yan, no, alam ko, sa mga tropa natin na nagmamanok, alam nila yung mga sinasabi natin na to, no? Makikita nyo yan, maobserbahan nyo yan. Okay? Okay, punta tayo dito sa isang ano. So, importante, no? Importante sa mula pagkapisa ng sisyo, dapat mag-provide tayo ng mga bakuna, no, sa kanila, no. Kasi pag hindi tayo nagbakuna, for sure, no, mga Brad, disaster ang mangyayari. Hindi natin kayang mag-alaga ng mga manok na hindi tayo gagamit ng bakuna, no. Subok na namin 'yan, no. More than 10 years na kami nagbi-breed, no. Alam na natin 'yan at alam ng mga tropa nating nagbi-breed na iba na napaka-importante ng pagbabakuna sa mga sisyo, no. Hindi lang sa sisyo, kahit ng mga malalaki na sila, no, yung mga stags natin, no. Kailangan na sinasaksakan pa rin natin 'yan ng mga maintenance, no, para ma-maintain, no, at lalo pang gumanda yung mga ating mga stags, no. Yung isang Pasmina white natin, no. So kita nyo naman, no, healthy din. Pasmina white, no. Okay, so after nung pagbabaksin natin sa mga sisyo natin, yung vaccination natin, no, separate topic na lang, no, para kasi medyo masyadong haba tong ating ano, ating video, no, kung i-discuss natin ngayon, no. So after vaccine, ilalagay natin yung mga sisyo natin, no, sa ranging, no. Napaka-importante na yung mga sisyo natin mailagay natin sa maayos at magandang ranging. Maganda yung magiging muscles nila, yung mga feathers nila gaganda. So napaka-importante yun, ano. Yung sisyo lumaki sa kulungan, then after that nilagay sa 3x3 or sa maliit na kulungan, no. Mapapansin niyo, no, yung quality ng manok natin nagsasuffer, no. Nakita niyo yung mga balahibo nila, kulot-kulot, no. Medyo nagkukulot-kulot. Tapos yung tayo nila, minsan hindi maganda kasi nga yung muscle development nila hindi nagiging maganda dahil yung galaw nila is limitado, no. Hindi tulad nung naka-range na maayos, nakakatakbo sila, nakakalipad na matataas. So yung formation, development ng muscle, nandun na, no. So isang factor din yun, no, mga Brad, isang factor, napaka-importanting factor. Ilagay natin yung mga sisyo natin sa maayos na range,
magandang range, medyo may natutukan silang damo para yung development nila from sisiu to becoming baby stags makompleto na maayos ano. So yan ang sistema namin dito no. At mapapansin niyo naman yung mga produkto no, talagang maayos no. So hindi lang tayo nagbabase sa mga salita no. Meron tayong mga pinapakitang mga proof no na base sa mga sinasabi natin nagre-resulta ng maganda no. Okay? Medyo may ila pa no at batang-bata pa tong mga to. Ito yung mga medicine block natin no. So after sa ranging yung mga stags na yung mga baby stags natin lalaki na no, let's say until 5 months, minsan napapaabot namin 6 months nasa range pa no, hindi nag-aaway no. After that, tatali natin sila sa cording area natin dito, sa lugar na to no. Makikita niyo, mapapansin niyo, importante rin tong talian ng mga stags natin no. Dapat hangga't maaari no, meron silang natutukan damo at medyo maluwag yung talian no. So importante rin yun no. Dito sa amin no, once na tinali namin yung mga stags, nakakatuka sila ng mga damo. And mapapansin nyo no, yung mga yung tayo nila, yung feather nila lalong gumaganda no. So napaka-importante no, compare sa mga nakalagay lang sa ano no, sa 3x3 medyo nagsasuffer yung balahibo ng manok, yung tayo ng manok nagsasuffer no. Minsan yung mukha nila namumutla din no. So yun ang mga napaka-importanting paraan no dito sa amin na ginagawa namin na nagre-resulta ng maganda no para sa mga stags namin. Hindi naman kami nagano no, pasensya na kung napapagbigit natin yung mga backyard breeder no. Pero hindi ibig sabihin nun no, wala na tayong way no para improve pa yung ating mga stags no. Yung sa amin sineshare lang namin no yung mga nakikita naming reason no o pamamaraan paano pagandahin yung mga stags natin no. Okay? Ito pa isang ating medicine block no. Napakaganda rin manok no. So mapapansin nyo, although mga bata pa, pero makikita nyo na may potential na no. Maganda station, pulang-pulang yung mga mukha nila, saka healthy-healthy mga balahibo no. So it shows na no quality no. And may potential sila na maging mas maganda pa as they grow older no. And isa pa no, para sa amin no, yung manok na quality mas mataas ang percentage no pag inispar nyo sila. Talagang masisihan kasi ispar no, malalakas sila, mabibilis, matataas lumipad, kung mamalo talagang may power at may direction no. I-compare natin sa mga stags na medyo hindi less quality no, like yung mga namumutlang stags, yung mga balahibo is hindi healthy no, mapapansin niyo yung malaking kaibahan no. So dito sa amin dahil nga sinusunod natin yung maayos na pamamaraan, nakakapagpalabas tayo ng mga quality stags no, katulad nito no. Yung winning it's another topic no. Ang importante sa simula, mapalabas natin silang healthy, maayos, walang deformation, no? Then yung kung ilalaban na natin sila, that is another topic, no? That is kumbaga
sa pedigree, no? And then yung winning line, kami dito naniniwala kami sa winning line, no? May mga manok talaga na may winning line talaga sila, no? So, but if you will raise your chicken to be healthy, no? Mas malaking percentage na maging magaling sila sa bitaw, and yung percentage na manalo sila, no? So, yun ang paniniwala namin dito sa Kasmina Game Farm, no? So, kaya as much as possible, quality muna kami, no? Before anything else, no? Okay? Yan. So, naitali na natin yung mga stags, no? Sa maayos na lugar. Medyo may konting damo. Kung wala naman damo yung ating mga lugar, eh, okay lang din yun. Hindi naman natin na... agad-agad, no, hindi naman tayo pa pwedeng kumbaga kumuha ng lugar na perfect for the alaga natin, no. So dapat kung wala mang damo, at least, no, maganda italian nila, maayos, hindi sila kumbaga medyo maluwag, hindi yung dikit-dikit, no. Kasi para sa amin, maganda sa manok yung medyo nakakagalaw sila, no? Mahahaba yung talian, na-stretch yung mga muscle nila, nakakapag ang tawag doon yung mga pakpak nila na ikakampay nila ng maayos, ano? From sisiu to stags, no? Okay? So, ayan po yung ating mga stags dito sa Kasmina Game Farm, no? Ilang tips na ginagawa namin dito, sana may matutunan kayo. At sana nagustuhan niyo tong aming short video, no. And if you like this video, sa mga hindi pa subscriber, no, please subscribe. Marami na tayong mga subscriber, no. Lumalaki na nang lumalaki yung channel natin, no. And sana share natin tong video na to para makita pa ng ibang mga tropa natin, no. Yung mga brother natin, no. And by the way, yung regarding sa mga kawatan, no, na i-video natin last time, no. Maraming salamat, no. Thank you sa mga tropa na nag-message. Ang daming comment, no. So lahat ng comment nyo is valid. And binabasa naman natin 'yan at nagre-reply naman tayo, no. So sa mga suggestion, magaganda suggestion, no. Ang daming actually ang daming nag-comment, eh, regarding din sa nangyaring nakawan, no, ng mga tropa nating kawatan na pumasok dito. So Maraming salamat, no. And keep on watching, no. And also shout out, no, sa Wild Boys Group, no. Mabuhay po kayo. Ingat kayo, medyo maulan ngayon. Alagaan natin yung mga manok natin. And Playboy, shout out. Wala shout out si Playboy, no. So anyway, thank you for watching, no. Please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no. And yung next video natin, mag-announce tayo, no, regarding sa next raffle, birthday raffle, birthday ni Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Announce natin sa next video, no. Abang-abang lang, mga tropa, no. Mas pagagandahin pa natin yung mga papremyo natin, dadagdagan natin, no. So watch out, no, and share this video para makasali naman yung iba nating mga tropa, no. Okay? Thank you for watching. Bye-bye.